So, I'm Arwen from Arwen Mai TV. At kasama ko po ngayon is si Tita Tam. At may masama po kaming balita sa inyo guys kasi so, yung content po namin ngayon ay hindi po maganda. Si Tita Tam na lang po ang mag-i-explain sa inyo. So, hi guys! Good evening! Actually kasi, last 3 days ago, pina-check up namin yung aming mama dog, si Tam Tam. Buntis po siya, buntis po siya for almost magto 2 months na. Day 50, ang purpose lang naman namin kaya namin siya pina-check up is for ultrasound. So ngayon, pero since na napaka-init that time nung araw na yon, meron lumalabas na dugo sa ilong niya. So, akala ko kasi nung una, that before that, may lumalabas na. Pero, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng, ano, ng yellow. Kasi, ang inaakala ko na yung heat stroke. So, hindi pala heat stroke. Pero, usually, kapag ka na yung heat stroke, ganun talaga yung ano mo, yung first aid mo sa mga aso na na yung heat stroke. So, isa rin na sign, dumudugo din yung ilong nila. But the same. Pero, nung time na nilabas namin siya, buti siya, pina-check up namin siya, and then na-find out namin, dumudugo yung ilong niya. So, time na yon nandun kami sa labas. Wala, syempre, wala kaming dalang yelo. So, ang una, pina-check up namin, maganda eh. Ito. Day 50, makikita mo naman, day 50, I am not sure kung nakikita nyo, day 50, tapos lahat ng mga nakikita nyo ultrasound na baby, lahat yan merong normal heartbeat. Okay? So, normal heartbeat sila, buhay yung limang puppy. Ngayon, syempre, since na meron siyang other symptoms, pina-check na rin namin yung Erlichia just to make sure. And, ayan. Ito yung naging result. So, yan. Yun na nga. Kaya pala dumudugo yung ilong niya kasi positive na pala siya sa Erlichia. Erlichia is para siyang dengue sa tao. O pero sa Erlichia, garapata. O isang garapata lang, kaya niyang pabagsakin yung immune system ng ating mga aso. Now, ayun na nga. So, syempre, 1 to 2 weeks, manganganak na siya. Kasi 13 days na lang. So, mga 2 weeks. Kulang ko lang 2 weeks. Kaya lang, syempre, kung hindi natin gagawin yun, papipiliin kami ng doktor kung sino yung priority. Syempre, yung mama dog. Pero, ang isang ano doon is mapapahamak yung baby. Kasi syempre, maraming gamot ang iinumin. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, makikita nyo, meron doxycycline, tapos basta yung ganun, acid, and tawa-tawa para sa platelets, tapos hemacure, at saka prednisone. Okay? So, according to the doctor, safe naman ito para sa baby. So happen na noon na syempre naniwala ko, nag-expect pa rin kami na syempre safe sa baby, medyo mild lang yung pinapainom na gamot kasi nga kailangan pa rin protekta yung baby. Pero nung ultrasound naman, okay na yung mga bata, buo na. Kaya lang nung 2 to 3 magti-3 days na siyang nagte-take ng gamot, may something na kay Tam Tam. Parang aligaga na siya. Tapos, hindi na. Although, uminto na yung pagdudugo ng ilong niya. Merong mali bilang buntis na ano, kasi malapit na nga naman siya manganak.
ayun. So, yung pala, nagpi-premature labor na siya. Which is, yun pala yung tinatawag na late abortion. So, ine-expel na nung mama dog yung mga tuta. Kasi, kahit na nagtitake siya ng mga vitamins, and then yung gamot para sa Erlichia, naapektuhan na rin yung baby, yung puppies. Kaya nangyayari, patay. Yun na nga. So, syempre, nung unang labas nung puppy, hindi namin napansin kasi hindi naman namin expected na manganak na siya. So, unang labas ng puppy, kinain niya. Kinain niya yung puppy. Pero nakita naman namin na patay. So, kinain niya na ayaw niya kasing bitiwan sa bibig niya. So, hindi na inayaan na namin. Pero, simula noon, binantayan na namin, sinasalo namin, tapos inilalayo namin. Sinusubukan namin i-revive. Yung puppy mismo, iginagano namin yung breast, pati yung back. Tinatap namin na ganon. Sinusubukan namin kasi yung mga premature baby, possible rin na mabuhay sila. Basta magkaroon lang sila ng enough oxygen. Kaya lang, ang nangyari, hindi. Kahit na ang tagal man ang tinatap, hindi pa rin talaga. So, sayang. Tapos yun, inabot kami ng almost one day. Kasi alas tres na madaling araw. Lumabas yung puppy, yung first puppy. Tapos, ang tagal. Ang interval niya parang oras. Parang 3 to 4 hours. Since 5 puppy yung expected namin. Ang tagal. Inabot kami ng almost 1 day. The following day pa rin. Kaya pagod na kami. Pagod na rin yung puppy. Eh, yung mama dog, pagod na rin siya. And at the same time, ang kagandahan lang, syempre, natataranta ako bilang ano, kasi iniisip ko kung ang nakita ko lang kasing visible, 4. Yung pang-fifth, hindi ko nakita. Siguro, nakatulog ako or sabihin na natin yung kapalitan ko, hindi niya napansin. Kaya inabot pa kami ng another 24 hours. So, sa mga tuwid, 2 araw na kami nagbabantay, shifting for the fifth puppy. Hindi namin nakita eh. Kaya lang, kinakapa ko ng tiyan niya, wala na talaga eh. Wala na eh. Kaya lang, syempre, since na hindi ko nakita, worried ako. Baka mamaya may naiwan na patay na puppy dun sa loob ng tiyan niya. Kaya, ayun. Kaya, ayun, ganun ang nangyari. So, ano na, kumbaga parang kinapa ko na talaga, inihilot na namin ng tiyan niya. Tapos, wala na talaga. O, mga dugo-dugo na lang na natira yung lumalabas. Tapos, yun na nga. Syempre, nagbasa rin ako and nag-watch din ako ng other videos. Ang nangyayari sa mga puppy na ganyan, sa mga mother dog na ganyan is nade-depress sila. Nade-depress sila. Syempre, patay nga naman. Lumabas patay. So, nade-depress sila. And, ayun. Syempre, kailangan pa rin nila ng companion. And, ayun. Syempre, nung almost one day na siya na ano, dinalakpas siya sa doktor kasi na napapagod na rin kami. Kung kailangan niya turukan ng pampahilab, dinala ko na siya sa vet. Pero sabi ng doktor, okay lang yan, lalabas niya yan. Baka nga kinain niya na yan eh, na hindi niyo napansin. Kasi ang worried ko, ayoko siyang malasa. Kaya, hindi naman siya tinurukan ng pampahilab. Kaya, okay lang, sige, monitoring pa rin kami. Pero ngayon, oo nga, nakakaramdam na siya. Possible na natanggal niya na. At in regards to the puppy, nilibing na namin kanina. Ilagay yung puppy, tapos bukas i-ano namin siya.
nakakaramdam na siya ng depression. Nakakaramdam na siya ng parang lungkot. Okay, so ayun na nga. Sinanitize namin yung buong bahay. Nilinis namin kasi syempre kumalat yung mga dugo. Tapos, ayun, kasama namin siya sa kwarto na. Kasi ayaw niya mapag-isa. Ayaw niya mapag-isa. Saka makikita mo talagang nalungkot yung aso. Na di-depress siguro siya. Pero yung gamot niya sa... gamot na binigay ni doctor, i-continue namin for the whole 1 month. So yun yung naka-prescribe sa kanya. Continue na lang namin yun para palalakasin namin yung katawan niya. Tapos, ayun, sana sa mga may alaga din na mga pet owner dyan o kayo mga breeder, yun na nga, just make sure na bago nyo ipakasta yung mga mama dog nyo, yung mga dam, make sure na nakatake na sila ng brevet ko. Actually, kasi nakatake naman ng brevet ko si Tami. Hindi ko lang maintindihan, yung isang garapata lang na nakita dito sa neck niya, hindi niya siguro talaga matanggal. Ayun lang yun, ang lakas. Kasi talagang bumagsak kagad yung platelets niya. Anong worry ko nun? Siyempre, possible na pwedeng mamatay. Kapag continuous bleeding, babagsak talaga yung platelets niya. So, yun yung nakakatakot. Kaya, inaagapan namin. Ngayon, syempre, sa akin, okay na. Kahit walang mabuhay sa puppy, okay lang. Basta ma-save namin. Kasi, sabi ko nga, priority namin yung mama to. Pero, at the same time, every time pa rin na lumalabas yung puppy, masakit. Parang, patay. Tapos nakakaawa yung itsura nila. At saka, siguro dahil na rin sa mga iniinom niya, syempre doxycycline ba naman yun, antibiotic. Tapos, meron pang ano, yung prednisone, semacare, yung mismong itsura ng puppy, talagang kala mo, hindi siya durog ha, buo siya, kaya lang, super nangingitim. Pero ano, during ano give birth niya, wala akong nakitang pure blood. Ang lumalabas sa kanya, dark green, puro dark green. So ayun, nakakalungkot ang content na to, pero I'm sure magiging aral na to sa lahat ng mga may pet owner dyan, ano, mga breeder dyan. Na ingatan niyo yung aso niyo. Ginawa namin ang lahat. Okay? So, so far, si Tamtam ngayon, okay na siya. Pumabalik na yung lakas niya. Kumakain siya. Umiinom siya. Pero yun, ayaw niya mapag-isa. Yun ang napapansin namin. Kahit ilagay namin siya sa cage, ayaw niya. Kasama niya yung ibang mga dogs, ayaw niya. Gusto niya, tao yung kasama niya. So, pakita natin si Tamtam. Tamtam! Ayan, yan ka lang. Ayan, may mga stain pa rin na lumalabas. Continue namin yung gamot sa Erlichia para na rin sa mother dog. Kukontinue namin yun para ma-sure yung ano niya, yung condition niya, make sure na okay siya. At saka, sa ngayon, ganun na lang muna ang gagawin namin. Wala tayong magagawa. Namatay lahat ng puppy. Sinubukan namin survive, pero wala nang puppy. Okay? So, better luck next time. Palalakasin muna namin yung mother dog. So, thank you. Bye-bye.